Isa ka ba sa mga taong pagod na at gusto nang sumuko sa buhay? May pangyayang Panginoon sa iyo ngayon. Papayapang araw ng Miyerkules sa ikalawang linggo ng Adbyento, pasalamatan natin ang Diyos sa pagpanibago ng ating pag-asa sa Kanyang walang hanggang pagkalinga at awa. Kasakasama natin siya sa araw-araw nating paglalakbay sa buhay at nababatid niya ang mga hirap at pasakit na ating pinagdadaanan. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pag-inilay ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus, "Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. Kunin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin na mahinahon ako at mababang loob, at makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa, sapagkat mabuti ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin." Sino ba sa atin ang hindi napapagod? Kung ang mga tamad nga nakadarama ng pagod sa buhay nila, ang mga masisipag pa kaya? Gaano man kalakas at katibay ang isang tao, tiyak na makadarama siya ng pagod pagkatapos ng isang mabigat na gawain, pisikal o mental man yan. Kaya sa Ebanghelyo ngayon, binibigyan tayo ni Jesus ng isang mabisang paraan kung paano natin mapanunumbalik ang ating lakas at sigla. "Magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking pagiginhawahin." Napakagandang paanyaya ito para sa atin. Alam nyo, minsan, nagdarasal ako. Ilang minuto pa lamang akong nananahimik, inantok na ako. Makalipas ang ilang saglit, idinilat ko ang aking mga mata at sa pakiramdam ko, nawala ang pagod ko pati antok. Nakapagdasal ako ng maayos, kahit pagod at puyat. Nagsorry ako siyempre kay Lord kasi hindi 100% ang ibinigay kong atensyon sa Kanya. Pero alam niyo ba, mga kapanalig? Sa halip na kagalitan ako ni Lord, ipinaalala niya sa akin ang Bible passage na ito. Tunay nga pala na nasa Diyos lamang ang tunay na kapayapaan at kapahingahan ng ating katawan at kaluluwa. Kailangan lang nating lumapit sa Kanya at ialay sa Kanya ang lahat na nagpapabigat sa atin. Kumagaan ang ating pasanin dahil katuwang natin ang Diyos sa pagpasan nito. We only need to unite our sufferings with the sufferings of Christ. Ito ang pamatok na binabanggit ni Jesus sa Ebanghelyo. Gaya ng bagahe na hinihila ng dalawang kamelyo, tayo rin gagaan ang ating mga pasanin kapag hinayaan nating tulungan tayo ng Diyos. Mahal niya tayo at di niya tayo pinababayaan kahit sa mga sandali na pakiramdam natin sobrang bigat na ng ating pasanin. Sabi nga niya sa kantang "Footprints in the Sand", nang tanungin niya kung bakit one set na lamang ng footprints ang nakikita sa oras na grabe siyang nahihirapan sa buhay, tugon sa kanyang Panginoon, "It was there that I carried you." Kaya lagi sana tayong manahan sa Panginoon at tiyak kakayanin natin ang lahat gaano man ito kabigat sa tulong niya. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa kabila ng ating kabisihan ngayong Kapaskuhan. Pagdating ng mananubos, laging paghandaan.